tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Oh, kumain ka ng kumain para tumaba ka. Ano? Yun nga ang iniiwasan ko eh, ang tataba ko. Ayoko nga magmukhang balyena ko. Eh, okay lang. Medyo chubby para may laman. At isa pa, hindi ka naman mataba eh. Kunting taba pa. Mamaya, masisira ang figure ko kung tumaba ako. Okay lang, kahit na tumaba ka dahil para sa akin eh. Payat ka man o mataba, maganda ka pa rin. Baste. Totoo sinasabi ko. Nagaganda na ko sa'yo kaya sana maibilang mo ko sa mga maliligaw mo. Asa nga pala, may boyfriend ka na ba? Wala pa. Ha? Wala ka pang boyfriend? Sa ganda mong yan eh, wala ka pang boyfriend hanggang ngayon. Bihikan ka siguro, no? Parang ganun. Teka, salamat nga pala sa napakagandang bag na ito, ha? Well, appreciated ko ito. Oo, regalo ko yan sa'yo dahil sumasama ka sa akin. Baka gusto mong dumiritso tayo sa resort. May bagong resort at ang sabi nila eh, maganda raw at kaukunti pa lang yung mga tao. May-enjoy natin ang kapaligiran. Gusto mo bang samahan mo ko sa resort na sinasabi ko? Alam mo, nature lover ako eh. Kaya isa sa mga paborito kong puntahan ay resort. Okay. Madali lang tayong makakarating doon dahil may sasagyan ako. Ililibot kita sa buong resort. Gidabi ka yata ng uwi kagabi, anak. Ha? Eh, dumaan ako sa grocery. Dumaan ka sa grocery? Ano nakain mo at nagkusa kang pumunta ng grocery? Ano ba naman kayo, inay? Kung hindi ako pupunta eh, may nasasabi kayo. Ngayong tumao ako sa grocery, eh, mayroon pa rin kayong nasasabi. Ano ho ba talaga? Naninibago lamang ako sa'yo, anak. Dahil ngayon ka lamang nagkusa na tumao sa tindahan. Ah, siya nga pala, inay. May bibilhin pala ako eh. Ano yung bibilhin mo? May pupuntan kaming party ni Carlo. Dibo ng kaklase niya. At isa siya sa mga naimbitahan. Kilala naman ho ninyo na mahiyain siya. Ayaw magkibagsayaw. Kaya ako ang niyaya na partner niya. Kaya kailangan kong bumili ng gown para hindi naman nakakahiya kay Carlo at sa mga kaibigan ni Carlo. O sige, magkano bang kailangan mo? Kahit 5,000 lang siguro, okay na? Sige, pagkatapos nating kumain, ibibigay ko sa'yo. Basta, siguraduhin mo na si Carlo ang nag-imbita sa'yo at hindi ang ibang lalaki. Oo naman, inay. Dito ka lang pala natutulog. Kanina pa kita hinahanap eh. Bakit kasi? Wala pa namang tao eh. Wala pa ngang tao, pero yung mga bagong dating na grocery items kailangan nang i-display. Mamaya na. Ano mamaya na? Tsaka bakit ba para kang tinatamad? Eh, kakakain ko lang kasi. Ano? Kumain ka na naman? Eh, anong kinain mo? Dinayan ko kasi talagang binaon kong kanin dahil gusto kong tingnan tong bagong bating na dinata. Eh, masarap ba?
Tikman mo para malaman mo. Akin ang bayad. Anong bayad? Doon man parang walang pagkikisama eh. Di ba, binabayaran kita gabi-gabi? He? Hindi lang naman yung tinutukoy ko. Claire! Teka, si Burley dumating. Eh, lapitan mo na. Parang hindi na sa dito pumunta. Makikita pa itong dilata ng binuksan ko sina. Claire! Kahit kanoy! Oh, Burley! Nariyan ka pala. Pasensya ka na. Tawag ng kalikasan ni, kaya iniwan ko ang counter. Oh, ikaw lang bang mag-isa? Nasaan si Kaloy? Claire, ikaw pala. Galing ako dyan sa bodega kasi nag-display ako ng mga palinday. Ganun ba? Siya nga pala. May sasabihin ako sa inyong dalawa. Ano yun? Kung magtanong si inay, kung galing ako dito kahapon, sabihin ninyo, oo, ha? Walang problema. Oo, naman. Huwag ko kayo, Claire. Oo naman. Pag tinanong ako ng nanay mo kung galing ka dito kahapon, sasabihin ko, galing ka dito. Sabihin kong nagtinda-tinda ka. Okay, very good. Dahil dyan, ay ililibre ko kayo ng ice cream. Sige, kumuha naman kayo ng ice cream. I-charge ninyo sa akin. Saan ka ba nagpunta kagabi, ha? Pwede mo ba, inay? Kumakain ako eh. Sinisirta na naman ninyo ako. Inaalam ko lamang kung saan ka galing. Napapadalas yata ang pag-uwi mo. Halos gabi-gabi ka nang umuwi, ha? Anong gagawin ko dito sa bahay? Ikukulong ninyo ako dito sa bahay, inay? Ano bang ikinukulong ang sinasabi mo? Araw-araw ka namang umaalis ng bahay. Eh, sa tono kasi ng pananalita ninyo, ayaw nyo akong magkikipagbarkada. Talagang ayaw ko. Dahil sa pakikipagbarkada, nagsisimula ang halos lahat ng hindi ka nais-nais na nangyayari sa'yo. Ang kulit-kulit nyo naman, inay. Hayaan nyo naman ako na makipagbanding sa mga kaibigan ko. Makibanding sa mga kaibigan mo sa pamamagitan ng pag-iinom nyo ng alak? Ganun ba? Abay, madalas ka nang gabihin ng uwi. Amoy alak ka. Kailan ka pa natutong uminom ng alak, ha? Kailan pa? Birthday lamang ng isa kong kaibigan. Kaya ako napilitang makipag-inuman, inay. Tigil-tigilan mo na yung ginagawa mo. Huwag kang umuwi ng gabing gabi. Naintindihan mo? Magandang hapon sa iyo. Tanggapin mo itong mga pagkain dalako. Akala ko yung pagbibigay mo sa akin ng ulam ang huli. Ganun pa man. Salamat dito, ha. Hindi ka kasi dumalo sa despedida ko, kaya pinabalutan kita. Para naman makapagpaalam na rin ako sa iyo. Mamayang gabi na kasi ang alis ko. Oo nga eh. Ako may nalulungkot dahil matagal na siguro tayo bago magkita muli. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, ha? Miguel? Paano? Alis na ako at ilalagay ko na sa isang bag mga papeles na dapat kong ipakita. Sige. At maligayang paglalakbay na lang. Sana hindi mo ako makalibutan. Dahil ako man ay hindi lilibot sa'yo. Hanggang sa muli, paalam. Bakit gano'n na lamang ang mga sinabi sa akin ni Miguel? Bakit kaya?
hindi ka rin lang tumatao sa grocery. Pwede bang pumirmi ka naman dito sa bahay? At nang hindi naman ako masyadong mag-alala sa'yo, eh maski yun lang sana ang maitutulong mo sa akin. Bakit? Sino bang nagsabi sa inyo na mag-alala kayo sa akin? Ano ba namang klaseng sagot yan, ha? Siyempre, nag-aalala ako dahil nag-iisa kitang anak. Babae ka pa naman. Halos araw-araw kang umaalis. Ano ba naman yung pumirmi ka naman dito sa bahay habang nandun ako sa tindahan? Ay, nako. Anong gagawin ko naman dito sa bahay? Kakausapin kong mag-isa ang sarili ko, ganun? Anak, bawas-bawasan mo naman ang pakikipagbarkada. Lalo na't ang mga barkada mo eh, manginginom ng alak. Inahin naman. Mapapanisan akong laway sa gusto ninyong mangyari. Masama ho ba kung hanapin ko kung saan ako masaya? Matanda na ako, anak. Hanggat maaari, gusto ko rin nandito ka lang sa tabi ko. Ang uwi nyo naman, inay. Nag-aalala ako sa'yo. Natatakot ako. Baka mapariwara ka dahil sa madalas mong pagsama-sama sa mga barkada mo. Isa pa, hindi ba't sa edad mong yarin, dapat ay tinutulungan mo na ako dun sa grocery natin? Bakit ko pa kayo tutulungan sa tindahan? Eh, dalawa naman ang kasama nyo doon. Natuturete na ang tenga ko sa inyo. Makaalis na nga! Mamahaling restaurant naman ito, ah. Oh, mamahaling restaurant para sa babaeng minamahal ko. Eh, nararapat lamang na mamahaling bagay din ang iririgalo ko. O sige, pumili ka na kung anong magustuhan mo. Pinaghandaan kong araw na ito. Sinasanay mo ko, ha? Paano sa mga darating na araw? Hahanap-hanapin ko. Eh, hindi mo hahanap-hanapin dahil hindi ako mawawala sa'yo. Salamat, ha? Paano naman kung ayaw sa akin ng nanay mo? Ano ka ba? Huwag mo munang isipin ang bagay na yan. Isa pa, sunod-sunod lamang ang nanay ko. Kaya wala kang dapat na ipangamba. Sige, pili ka na lang gusto mo kung anong gusto mo dyan at sabihin mo sa akin. Sagot ko. Ang bango-bango mo talaga. Isa pang Raul. Ang sexy-sexy mo. Basta, umuwi na tayo. Ha? Eh, hindi pa nga natin sinusulit ang bayan sa motel na to eh. Nagyayaya ka na. Hindi ka ba nagagandahan sa performance ko sa kama? Ang ganda-ganda mo talaga. Natatakot kasi ako eh. Baka magbunga itong ginagawa natin. Mabubuntis ako. Eh, ano kung magbunga at mabuntis ka? Mananagutan ko naman eh. Baka sinasabi mo lamang yan. Pero kung buntis na talaga ako eh, iiwanan mo ko. Hindi. Bakit naman kita iiwanan eh? Ikaw na ang babaeng gusto kong makasama sa buong buhay ko. Ang ibig mong sabihin ay pakakasalan mo ko kung mabuntis ako? Kahit hindi ka pa mabubuntis, pakakasalan na kita. Talaga? Oo. Huwag muna sa panahon ngayon. Dahil pupunta muna ako sa ibang bansa. Ha? E paano kung mabuntis ako? Walang problema.
Di, iuwi kita sa bahay at magsasama na tayo na parang mag-asawa. Ha? Magli-live-in tayo? Ang ibig mong sabihin? Oo. Total, binata man akong matanda. Walang maghahabol sa akin, kaya kahit na magsama tayo, walang problema. Saan ka na naman ba nang galing kagabi, ha? Abay, napapadalas na yata ang pag-uwi mo ng umaga. Inay, hayan na naman kayo eh. At least, umuwi pa ako eh. Anong sinabi mo? Wala ho. Ang sabi ko, pumunta na kayo doon sa grocery at maraming tao doon. Napadaan ako. Ano kaya kung ikaw naman ang pumunta sa tindahan natin? Napapagod na ako, anak. Tulungan mo naman ako. Ubang katramahan ito, inay? Tapos ka na nang nag-aral. Iginapang ko ang iyong pag-aaral mo. At ngayon, nakatapos ka na, hindi ba't ikaw dapat ang magtrabaho para makapagpahinga naman ako? Ang lagay pala niyan, inay, ay pinagtapos po ninyo ako ng pag-aaral at nang sa ganun, ay may magtatrabaho para sa inyo? Aba, inay, hindi ko hiniling sa inyo para ipanganak ninyo ako sa mundo. Para lamang magtrabaho para sa inyo. Hindi naman sa ganun. Eh kaya lang, sa edad kong ito, napapagod na rin ako. At ang kabuhayang na ipundar ko, eh sa'yo naman mapupunta. Kaya ang gusto ko lang sana, ikaw na mismo ang mamahala doon. Para makasiguro ako na hindi mawawala yun sa'yo. Ano kayang bibilin ko? Medyo malaki-laki itong nakupit ko mula sa kahan ni Aling Insya. Bibili ko ng pampaganda baka sakaling makatisod ako ng mayamang manliligaw. Oh, ano nga ba ang maganda? Ito o ito? Tukay na ng kulay berde. Salamat dito, ha? Basta para sa'yo, wala akong hindi bibili. Pumili ka lang ng gusto mo. Talaga? Si Bea? May kasamang gwapong lalaki? Oh, kaingit naman siya. Iba na talaga ang magandang babae. Napakadaling makabingwit ng matabang isda. Wala dito si Berly? Wala po. Sana naman kaya nagpunta ang babaeng yun? Eh, baka po pumunta siya sa kaibigan niya. Hindi na siya umuwi kagabi. Nakakaya namang sabihin ko sa dalawang ito na hindi pa umuwi hanggang ngayon yung anak ko. Huwag po kayong mag-alala. At pag napadaan po siya dito eh, sabihin kong nag-aalala na kayo sa kanya. O sige, asahan ko yan, Claire. Ah, siya nga pala. Kayo na muna ang bahala ni Kaloy dito sa tindahan, ha? Opo. Kami na po ni Kaloy ang bahala dito. Huwag po kayong mag-alala. Oh, sige. Hahanapin ko pa yung kaibigan mo. Dahil talagang nag-aalala na ako sa kanya. Eh, hindi kaya siya nag-asawa na? Ha! Eh, noong kasing day off ko, ay nakita ko si Berlin na may kasamang lalaki sa mall. Ha! May kasamang lalaki ka mo? Opo. Eh, gusto ko sanang lapitan siya eh, pero nahiya ako dahil parang may kaya sa buhay yung lalaking kasama niya eh. Ay, naku. Maaga yata makikipag-asawa ang anak ko. Eh, ano naman po ang masama kung maaga siyang makikipag-asawa? Ayaw niyo yun.
Maaga din kayong magkakaroon na nga po. Kung matino ang lalaking mapapangasawa niya, hindi ako masyadong mag-alala. Pero paano kung mangungonsumisyon lamang siya sa piling ng lalaking yun? Eh, paano naman ang anak ko? Eh, kaya naman siguro ni Burley ang buhay may asawa. Alam mo, kinabukasan niya ang nakasalalay dito. Ayokong magdusa siya habang buhay. Wala siyang kapatid na pwede niyang takbuhan. Halimbawang maghirap siya sa buhay. Kaya kailangang matino ang lalaking mapapangasawa ng aking anak. Magkikipag-asawa na nga ba si Burley? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.